DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala akong itinuro sa iyo kundi ang maging mabuting tao. Pinakita ko sa iyo ang pagtitiis at huwag gumawa ng masama para mabuhay. Kung ikakatwiran mong ginawa mo ang maling bagay para sa akin, hindi ko yun matatanggap. Ayokong ako ang maging dahilan ng iyong kasalanan. Kaya kong magtiis ng hirap at handa kong kayanin kahit ano bang dumating. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Handa kong kayanin kahit ano pang dumating. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May pangako ang bukas. Pasok sa school? Oo, Loisa. Ano ka ba, Jason? Bakit? Mas kailangan ko na mag-focus sa trabaho. Baka nakakalimutan mo ang pangarap sa'yo ng inay mo. Magdaramdam yun sa'yo kung hinto ka sa pag-aaral. Loisa, gagawin ko naman to para din kay inay. Ang gusto ni Aling Divina ay makapagtapos ka at makita niyang may maayos na trabaho. Hindi mo kasi ako naiintindihan. May problema ba? Halika na nga. Iahatid na muna kita sa inyo. Jason, kung ano man ang problema, andito lang ako. Gagawin ko ang makakaya ko para matulungan ka. Salamat, Loisa. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Tsaka hindi ka na dapat masali pa. Divina, kukunin ko na sana yung ipinatay ko sa yung damit ng aking anak. Oo, sandali lang. Ay, ito ho, ito. Ito na ba yun? Opo, sir. Yan nga po yun. Ay, ano ba namang klaseng tahi ito? Bakit ganito? Hindi maayos. Oo. O, tingnan mo itong laylayan, no? Hindi pa pantay. Diyos ko naman.
Marunong ka ba talagang manahe? Ayusin ko na lang. Ay, hindi na, hindi na. Baka lalo lang magkanda loko-loko. Pero hindi ko babayaran ang buo ito, ha? Kalahati lang. Abay, sinira mo lang yung tele. Nakakapagsising, sa'yo pa ako nakapagpatahin ng damit ng anak ko. Hindi ka naman pala marunong. Buisit! Ay, nagre-reklamo na yung mga customer ko. Dahil hindi na maayos yung aking mga tahi. Nahihirapan na kasi ako. Patuloy sa panlalabo yung mga mata ko. Paano na to? Kapag tuluyan na ako hindi makakita, paano na kami ng anak ko? Paano ko pa maibibigay ang pangangailangan niya para makapagtapos siya sa pag-aaral? Gusto mo lang umalis sa restaurant? Oo, Rogi. Bakit? Part-time lang naman ako dun. Ang kailangan ko, full-time job. Di ba nag-aaral ka? Hindi na. Mag-i-stop na ako. Ha? Ano? Sayang naman. Rogi, mas kailangan ko ngayon ang magtrabaho at kumita kesa dyan sa mag-aaral. Kaya kailangan kong humanap ng trabahong mas malaki ang sweldo. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aray! Sabi ko naman sa iyo, ka nang tumayo para magtimpla ng kape. Ang sakit. Ay, tumama yung tuhod ko sa nakaharang na upuan. Hindi ko napansin. Abay, lalong lumalala na yung panlalabo ng mga mata mo, ha? Hindi na kaya nung pinapatak kong gamot. Tsaka, parang hindi nawawala yung parang maliit na bagay na nasa loob ng mata ko. Madalas din sumasakit. Divina, paano? Hindi ko alam. Si Jason, bakit kaya ganun yung mga sinabi niya sa akin? Ano ba sinabi niya? Nag-aalala siya. Parang meron siyang alam. Meron ka bang sinabi sa kanya? Bakit hindi ka umiimik dyan? May sinabi ka ba sa anak ko? Divina, patawarin mo sana ako. Hindi ko kasi nagawang kontrolin ang aking sarili. Nasabi ko sa kanya ang tukol sa patuloy na panlalabo ng mga mata mo. Pati yung sinabi ng doktor? Oo. Ay! Ano ka ba, Estela? Pinagtiwalaan kita. Sabi ko, huwag mong ipapaalam sa anak ko. Sorry, Divina. Pero wala akong masamang intensyon kung sabihin ko man yun. Dahil kailangan ni Jason na malaman ang totoong kalagayan mo. Dahil walang iba makakatulong sa'yo kundi ang iyong anak. At masasama ang loob niya sa'yo kung patuloy ka maglilihim sa kanya samantalang nahihirapan ka na. Divina, kailangan mo ang tulong ng iyong anak. Eh, kaya pala ganun ang mga sinabi niya. Ngayon pa lang, ramdam ko na ang paghihirap ng loob niya. Dahil mahal na mahal ka ng anak mo. Pero ayokong ako ang maging dahilan para hindi matupad ang kanyang mga pangarap.
Hindi ka na pumapasok. Patawarin niyo po ako, inay. Anak, ano ba itong ginagawa mo? Nay, ang kailangan ko po ngayon, magtrabaho. Hindi mo ba nakikita? Nagsisikap ako. Hindi ako tumitigil sa pagtatrabaho para sa'yo, para mapagtapos ka. Alam ko pong kinakaya niyo lang. Kahit hirap na kayo dahil sa panlalabo ng iyong mata. Hindi niyo na po kailangan magkunwari pa. Dahil sinabi na sa akin ni Aling Stella ang totoo. Ipinaalam na niya sa akin ang tungkol sa corneal dystrophy na sakit niyo. Bakit patuloy sa panlalabo ang iyong mga mata? At di magtatagal, mabubulag kayo. Sorry, anak. Patawarin mo ako. Inay, ba't kayo humihingi ng sorry? Wala po kayong kasalanan. Hindi ko na matutupad ang ipinangako ko sa iyong itataguyod ko ang iyong pag-aaral. Nangiging pabigat ako. Yun ang ayoko mangyari. Pero dun patungo ang kondisyon ko. Mawawalan ako ng silbi. Nay, hindi po yan totoo. Tsaka, hindi ko rin naman po hahayaang tuluyan mawalang paningin nyo. Dahil alam kong meron pang paraan. At hindi ko papayagang magdilim ang iyong mundo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Malala na pala ang kondisyon ng mata ng nanay mo? Oo, Loisa. Patuloy sa panlalabo. At namamagana rin. San Hero kasi yun ang viral infection. At napabayaan niya yun. Kaya nga, nahihirapan na rin siyang kumilos. Hindi na siya nakakapanahi? Pinipilit lang niya. Yun nga lang, di na gaya ng dating mga tahi niya. Kaya nabawasan na rin ang kanyang mga customer. Eh, anong balak mo ngayon? Total, di na ako nag-aaral. Kaya nga nag-a-apply na ako ng ibang trabaho. Hindi na kasi sasapat ang kinikita ko bilang part-time food rider. Kung may tutulong lang sana ako sa'yo. Kaya lang, nag-aaral pa rin ako eh. Isang taon pa bago ko makatapos. Basta, narito lang ako, Jason. Salamat, Loisa. Alam mo, yung moral support na pinaparamdam mo sa akin, sapat na yun. Pati yung pagmamahal mo. Alam ko malalagpasan nyo ang pagsubok na yan. Maging matatag ka lang. Nasa online business kami. Sabi mo nga, food rider ka dati. Yun ang trabaho mo. Pag-deliver din ang magiging trabaho mo. Okay lang po, sir. Basta, hindi po part-time. Full-time ka rito. Dahil nga online shop ang aming business. Ikaw ang mag-deliver sa mga customer ng mga order nila. Kaya araw-araw may lugar na naka-assign sa'yo. Okay lang po yun. Total kompleto ang requirements na ipinakita mo. Pwede ka na magsimula agad. Salamat po, sir. Pero, kung gusto mong kumita ng mas malaki, may iba pang racket akong pwedeng i-offer sa'yo. Sir? Mamaya, pag-usapan natin. Nay, hindi na po kayo tatanggap ng kahit anong tahiin.
Pinagbabawalan mo na ako magtrabaho? Opo, inay. Pero anak, kaya ko pa naman. Inay, huwag niyo na pong pilitin. May bago ka na bang trabaho? Meron na po. At alam kong makakasapat sa atin ang kikitain ko ron. Anak, pasensya ka na sa nanay, ha? Obligasyon ko po yun. Ngayon ko lang matutumbasan ang lahat ng ginagawa niyo. Mula nang maliit pa lang ako, at nang abando na hintayo ni Itay, kayo nang pumasa ng lahat ng responsibilidad. Ngayon kaya ko na. Ako naman pong bahala sa inyo. Anak, kakayanin po natin yan. At huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan para bumalikan dati yung paningin. Kung ito ang kapalarang ibinigay sa akin, tanggap ko na mabubulag na ako. Hindi po, inay. Hindi pwedeng tatanggapin na lang ng tatanggapin. Kailangan mag-isip rin tayo ng paraan. At yun ang gagawin ko. Paano nga ba matutulungan ni Jason ang kondisyon ng inang may sakit? Mga nagsiganap, Lauren Chavez, Regine Castillo, Susan Robles, J.E. June Dante, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas bilang Divina. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan. At sa direksyon ni Eduardo M. Legaspi. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Handa kong kayanin kahit ano pang dumating. Dito pa rin, sa ating natatangin doon ang May Pangako. Ang bukas. DZRH, member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.